Nakto ng isang inang pangahalay sa dalagitan niyang anak sa Nabotas. Ang suspect ang kanilang landlord. Narito unang balita ni Dano Tingkungko. Magdusa ka sa mga ginawa mong kasalanan sa anak ko. Na mabulok ka dyan. Wala kang kwenta. Laki ng tiwala namin sa'yo. Sa ganyan ang ginawa mo sa anak ko. Tanda-tanda mo na, manyakis ka pa. Ang maayos na ugnayan sana, napalitan ang galit ng ina ng 14-anyos na babae sa kanilang landlord sa Nabotas City. Ito'y matapos maaktuhan ng mismong ina ang panghahalay umano sa kanyang anak ng suspect na 73-anyos na si Elizer Villa Carlos. Kwento ng ina, lumabas lang siya sandali nitong Biyernes para mangutang ng pambili ng bigas sa kapitbahay. Pagbalik niya, nakapatay raw ang ilaw at nakaawang ang pintuan ng kanilang bahay. Pagbukas ko po mismo, naaktuhan ko po talaga yung matanda na nakaupo. Nakababa na po yung pangibaba niya. Dali-dali po siya labas. Sabi niya po sa akin, huwag daw akong maingay kasi yung asawa, baka daw po malaman ang asawa niya. Sabi ko po sa kanya, ano yun, tay? Anong ginagawa niyo sa loob? Sabi ko, ba't anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa anak ko? Tapos yung sabi niya sa akin, huwag ka maingay. Yung anak mo yung nag-ano sa akin dito. Sabi ko, paano mangyayari yun? E yung anak ko natutulog. Agad niyang isinuplong ang suspect sa pulisya. Hindi naman rep, yakap-yakap lang, yakap-yakap lang. Galit ang nanay. Pero di pa tanong medyo ganyan ko, ayaw ko. Sabi ng ina ng biktima, hindi ito ang unang pagkakataong ginahasa ng suspect ang anak. Noong March 28 daw, unang pinagsamantalahan ng anak. Kinilangan pa raw niyang pilitin ng anak para ipagtapat ang insidente. Tatay pa nga po tawag namin sa kanya eh. Tapos sabi nga ng asawa ko, ang laki ng respeto namin sa kanya, tapos ganyan ang ginawa niya sa anak namin. Napagtanto ko na lang po, nung na mismo naaktuhan ko na po siya. Siguro kaya po yung binibigay niya sa amin, baka yun na siguro yung ginagawa niyang pansuhol sa amin na wala akong kaalam-alam. Pursigido ang pamilya ng biktima na maghain ng reklamang 2 counts of rape laban sa suspect. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting.